Magandang araw po sa inyong lahat at nandito po ako ngayon para turuan kayo ng aking recipe na melon carrot cake. At narito po ang mga ingredients na gagamitin natin para sa melon carrot cake. 2 eggs, evaporated milk, condensed milk, at ito po na ay may flavor na po to. Yan po ay flavor na melon. Kasi nga po, gagawa po tayo ng melon carrot cake. Butter, baking powder, of course, kailangan natin ng carrot, melon carrot cake na eh. All purpose of flour, 1 kilo ata, 1.5 kilo. Ang mixing bowl, kung saan natin ihalo yung mga ingredients, malamang, kung saan natin ihalo yung tablespoon. Pero kung kulang pa po yung tablespoon na to, naghanda na din po ako na mas malaki. Ito naman po, hindi ko alam po anong tawag dito. Kutsilyo, kung ito po, babalatan po natin ito mamaya. Tapos ito naman po, yung pang-ano natin mamaya sa carrot. Greener. I'm not sure. At ito naman po, dito natin huhulma ang gagawin natin cake, which is square pan. At kung nagtataka po kayo, ba't po tayo may tubig dito? Ito po, tubig. Konti po ng flour. Okay lang po yan. And then po ay sugar. At kung nagtataka po kayo, kung saan po ito gagamitin? Yan po ay para sa, ano natin, sa flavor. Sa ilalagay sa itaas. Parang, kunyari, ingredients nakalagay na yung cake. Tapos may nakikita kayo parang may mga biscuit, may mga sprinkles. Yan naman po, flavor. At kung saan naman po ito, ito po ay gagamitin para sa balat ng carrot. Ito po, dito po niya ilalagay yung balat ng carrot. So, yun lang po. Ngayon po, tatalo pa na po natin ang carrot gamit ang knife. So, tatupan na po natin. At ngayon po, tapos na natin talupan ng carrot. Ito po ang dalawa pong natalupan. At kakasabi ko ano po kanina, ito po yung mga balat. Gawin na natin ang ating mixture ng melon carrot cake at ngayon po, mayroon akong strainer na walang handle kasi po nasira. So, ito na lang po, pagtsatsagaan ko na lang po ito. Ganito pa. So, ito na po ang ating ito na po ang ating 1.5 kilo of all-purpose flour. So, unti-unti na lang po siyang i-pours. Kung nagtataka po kayo, bakit po akong may strainer? Para po, pino po siya na makapunta dito sa bowl. Kasi po, gusto natin ng pino, walang mga buo-buo. So, dahan-dahan. Sasabay na din po natin i-strain ang baking powder. Nakita niyo naman po na ay na-strainer na po natin ang all-purpose flour. Ayan na po siya. Ano na po siya? Wala na po siyang bubuo. At nakuha po na strainer ang mga bubuo. So ngayon po, lalagyan na natin siya ng condensed milk, which
is met, ang flavor niya po ay melon. Kalahati lang po. Sige po ang mga tayo. So, gusto po. So, ngayon po, tapos na natin siyang ibuhos. So, ngayon po ay ibubuhos naman po natin ngayon ay ang evaporated milk, which is this. Kalahati lang din. So, ngayon po, tapos na din po natin itong ibuhos. So, natin ay ang dalawang egg or itlog kung anong gusto nyo pronunciation. So, isa muna po ang ating yan. At talagyan na po natin siya ng two eggs. Ngayon po ay lalagyan na natin na siya ng butter. 2 tablespoons po ng butter. Nilagyan ng butter para po magkaroon siya ng alat at magkaroon din po siya ng maghalo po yung tamis at yung alat ng butter. At syempre po para pampasarap at pampalinaw. So, lalagay na po natin ngayon yung karot. Pero, kalahati lang po. Konti lang po. Kasi po itong marami, mamaya na yan. Secret yan. Watch until the end. So, lagay na po sugar, 1 tablespoon of ganitong kalaki. So, sobrang laki po yan. Malit lang po. Ganyan lang po siya. Isang scoop lang po nito kasi po, baka po kulang po yung tamis ng condensed milk na iligay natin. So, optional lang po naman yon. So, pwede nyo po siyang hindi dagdagan or dagdagan kung gaano katamis po ang gusto nyo. Para po sa akin, gusto ko po na matamis. Pero, ang totoo po, bawal sa akin na matamis niya kasi po, sumasakit ang ngipin ko. So, ilagay na po natin. Ngayon po, ready na ang ating mixture. Ngayon po, haluin na natin siya gamit to. At hindi ko pa rin po alam kung ano pa to. So, ito na po ang ating mixture. Ayan po. So, haluin na po natin siya. So, ngayon po, tapos na po natin siyang haluin. Dapat po, ganitong palakot lang po siya. Huwag niyo po sosobra ng halo. Kailangan po banayad lang. Kasi po baka lumabnaw. So, ang next po ay lalagay na po natin siya sa square pan. Pero po, bago po ang lahat ng iyon, lalagyan muna po natin siya ng butter sa paligid nito. Para po, hindi po siya manikit yung cake po natin na melon carrot cake. Para po, pag tinanggal mamaya ay hindi po siya maninikit. Ito na po ang ating square pan na lalagyan na po natin siya ng butter. So ngayon po ang mixture natin ay ilalagay na natin sa square pan. At ito na po ang ating mixture na melon carrot cake. At ilalagay na po natin siya sa steamer ng 40 to 45 minutes. Pero po don't forget na kailangan nagbo-boil na po yung water at nasa low heat na po ang ating fire. Kaya yung init. So, pag nilagay nyo doon ay nasa low heat siya. So, kung paano nyo po siya malalaman kung ano na po siya, kung luto na po siya na maigi, pwede nyo po siya tignan ng 30 minutes and then po, tusok-tusokin nyo po ng toothpick. Pag may dumikit po sa toothpick, ay hindi pa po yung masyadong luto. Pag wala pong dumikit, luto na po siya. So, habang nakasalang po ang ating mixture, gagawa muna po tayo ng melon syrup. So, first po ay maglalagay tayo ng natira natin na condensed milk. Next po ay ang evaporated milk. Next po ay ating all-purpose flour para po pampalakot. Next po ay ang sugar. Ang ating melon syrup. So, lulutuin na po natin siya sa low heat. Lalagay po natin siya sa pan. Don't forget po na halu-haluin niyo po siya habang pong nakasala. Kasi po, may chance po na masunog siya. Tapos, habang pong hinahalo niyo, lalagyan niyo din po siya ng butter. At eto na po ang ating melon syrup. Lalagay na po natin siya at low heat lang po yung fire. And siya ng 1 to 2 minutes. Tapos po, lalagyan din po natin
medyo maingay. At eto na po ang ating melon syrup na ilalagay po sa ating cake. At eto na po ang ating melon carrot cake after 40 minutes. So, hindi pa po siya masyadong maganda kasi didesign lang pa po natin yung gamit yung syrup na ginawa natin. So, okay guys, eto na po ang ating melon carrot cake. Eto po ang ating syrup, which is malapot na sobra kung ilalagay natin siya dito. And, of course, yung secret ko kanina, ang carrot. Ilalagay po natin siya sa taas. Design na lang natin! So, yan po, nalagay na natin ng syrup. Ang susunod po natin gagawin ay paglagay ng toppings na carrot. Don't worry po, malinis po mga kamay ko. Inosente po, inosente po ang aking mga kamay. So, let's get started! So, ito na po ang aking finished product na melon carrot cake. Ayan po ay aking original recipe. So, titikman po natin yan. Titikman po natin kung gano'ng kasarap ang aking original recipe. Gawin nyo na din po ito sa bahay. Dahil po siguro po na masasarapan kayo. So ngayon po, titikman na natin ang aking melon carrot cake original recipe. So dahil bawal nga po ako masyado sa matamis, konti lang po. Subay, dahil tam-tam lang po ang kanyang tamis. Ayos na ayos lang po ang kanyang tamis. Bang! Ito po ang full tamis. And then, hanggang dito lang po siya. Katam-taman lang po ang tamis dun. I-try nyo na po ito sa bahay. Sigurado pong magugustuhan nyo sa sobrang sarap. At yun po ang aking original recipe ng melon carrot cake! Thank you.